Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang pangpang. At agad na naghanap ang mga ito ng pwedeng mapagtataguan. Hanggang sa makakita ng maliit na butas doon sa pangpang ang tatlo. Mabilis nang pumasok ang mga ito at sinilyuhan agad ng malalakas na uri ng orasyon na pangbakod at pangharang ang pasukan doon sa pangpang. Pagkatapos, inilagay nila doon sa batuhan itong si Lolo Tikoy. Nagulat din ang dalawa dahil kahit na maliit ang butas ng pasukan, napakalawak ang loob nito. Agad na gumawa ng mga orasyon itong si Tatay Dadoy. May mga inilabas itong mga kagamitan. Dalawang kabibi, ang isa kulay itim at kulay puti naman ang isa pa. May inilabas din itong mga dahon na gamot, pinahiran ng langis, at itinapal ito sa mga sugat ni Lolo Tikoy. Matapos ang ginawa ng albularyo, may kinuha pa itong isang maliit na garapon. Inilagay ito sa uluhan ng matanda, sa uluhan ni Lolo Tikoy. At muling nag-uusal ng mga orasyon itong si Tatay Dadoy habang nakadipa ang mga kamay at nakapikit ang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, may mga nagsilabasan na usok galing doon sa garapon at nagiging hugis tao ang mga ito. Pumasok ang lahat ng mga ito sa loob ng bibig nitong si Lolo Tikoy, habang itong si Burok nasa bunganga ito ng butas at nagbabantay. Lumipas ang kalahating oras, natapos din ni Tatay Dadoy ang mga ginawang orasyon at ritual. Tinitigan ito ang matandang si Lolo Tikoy. Nagkita rin sila sa wakas, dalawang malalakas na anting giro at albularyo na ang pangunahing obligasyon sa kanilang buhay ay ang paglaban sa mga kampon ng kadiliman at pagtulong sa mga taong nangangailangan. Napabilib din itong si Tatay Dadoy kay Lolo Tikoy dahil sa pagiging napakalakas nito sa kabila ng sobrang katandaan. Pero sa ngayon, may misyon pa sila. Paalisin sa lugar ng Addis ang mga abwak na ito, lalo na sa isla ng Secure. Sa tingin kasi ni Tatay Dadoy, sa ginawa nila ni Lolo Tikoy, hindi malayong gagawin din nila ito sa iba pang mga nabubuhay na mga albularyo dito sa isla. Ilang sandali ang lumipas, may kinuhang buti ng langis ang matanda at pinaamoy ito kay Lolo Tikoy, hanggang sa bumalik na ang malay ng matanda. Unti-unting bumuka ang mga mata nitong si Lolo Tikoy. Pagkatapos, inilibot sa paligid ang paningin at tumitig na ito kay Tatay Dadoy. Mga isang minuto din na nakatitig ito ni Tatay Dadoy, na parang kinikilala nito ang albularyong nasa kanyang harapan, hanggang sa unti-unti na itong bumangon. Pagkatapos, nagpalingon-lingon na naman sa buong paligid. Sabi nito, "Isa kang albularyo, malakas na albularyo. Pumunta ka ba dito sa lugar ng Addis para iligtas ako? Huling taon ko na ito sa aking buhay. Wala na din akong lakas. Naisalin ko na rin ang aking mga kaalaman sa isang anting giro na ang pangalan ay Iman. Walang saysay na ang aking buhay." Tumitig na din itong si Tatay Dadoy kay Lolo Tikoy at ang sagot niya sa matanda, "Alam kong kilala mo si Tata Islaw, Lolo Tikoy, at ang Reyna ng mga Timawa. Sila ang tumulong sa akin para matuntun ka
at sila din ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan para dugtungan ng isa pang taon ang iyong buhay. Kaya lalong napatitig kay Tatay Dadoy itong si Lolo Tikoy. Ano ang pangalan mo? Dadoy ang pangalan ko, Lolo Tikoy. Kilala kita dahil sa isla ng Sikihor, walang albularyo na hindi nakakilala sa isang tulad mo. Isa kang alamat, Lolo Tikoy. Pero itong si Lolo Tikoy, napamulat ang mga mata nito at napatulala ng ilang segundo. At pagkatapos, sabi uli nito, "Ikaw si Dadoy, galing sa lugar ng sinawahan, ang albularyong pumatay sa maraming mga malalakas na kampon ng kadiliman. Alam mo, Dadoy, kung gaano ako kasaya sa tagal ng panahon na paninirahan natin dito sa isang isla. Ngayon pa tayo nagkikita. Alam mo bang matagal ko nang ninanais na makita ka? Masayang masaya ako ngayon. Sa huling mga taon ng aking buhay, hindi ko akalain na magkikita pa tayo at magsasama sa isang labanan. Ngayon, magpapasalamat ako sa ginawa mong pagligtas sa akin. Parang ginaganahan ako, Dadoy, na labanan ang mga abwak sa nalalabi kong kakayahan at kapangyarihan. Palayasin na natin ang mga kampon ng kadiliman dito sa lugar ng Addis." Napangiti itong si Tatay Dadoy sa kanyang narinig. Hinawakan nito ang balikat ni Lolo Tikoy at niyakap ng mahigpit ang kapwa albularyo. Ilang sandali, nakapagpasya na ang mga ito, natapusin na nila ang kanilang misyon. Muling humiling itong si Lolo Tikoy sa huling pagkakataon sa kanyang gabay, nabigyan siya ng lakas para tapusin ang mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad na ang dalawang matanda palabas ng butas ng batuhan. Ikinargang muli ni Tatay Dadoy ang agimat ng kampana at ang agimat ng kabal. Hawak ang tungkod at handang-handa na. Habang si Lolo Tikoy humiling ito sa kanyang gabay na sa huling pagkakataon, gagamitin niya ang agimat ng dakit. Bit-bit niya ngayon ang sinturon ni Ezekiel. Lumabas sila ng pangpang na walang pakialam kahit na makikita ng mga abwak. Habang nakasunod naman itong si Burok sa kanila, tuloy-tuloy sila sa paglalakad habang may ngiti sa mga labi at sabik na patayin, parusahan at paalasin ang mga aswang na abwak dito sa lugar ng Addis. Papunta ang mga ito sa gilid ng talampas. Lumipas ang 10 minutong paglalakad. Agad na nasipat sila ng mga abwak sa paligid na kanina pa naghanap sa kanila. Napatitig ang mga ito at agad na humanda. Utos agad ng pinuno nila na patayin ang pangahas na pumasok sa kanilang teritoryo at muling dalhin itong si Lolo Tikoy sa bahay niya. Nagpalit agad sa pagiging uwak ang mga abwak at lumipad sa kalawakan. Makalipas ang ilang sandali, bumulusok na ang mga ito ng lipad papasugod sa kinaroroonan nila ni Tatay Dadoy at Lolo Tikoy. Habang ang ilan naman sa mga aswang, nagtatago ang mga ito sa ilalim ng lupa at papasugod na din sa kanila. Nagkatinginan lamang ang dalawang matanda at ilang sandali, sabay nang pumadyak ang mga ito sa lupa ng 3 beses, kasabay naman
ng pagsambit ng tatlong banyagang salita. Matapos na gawin yon ng dalawa, lahat na nakakalapit sa kanila na mga abwak na nasa ilalim ng lupa, nangingisay ang mga ito at nagsilabasan. Umaangil habang namimilipit sa sobrang sakit, hanggang sa hindi na gumagalaw ang mga ito. Ang mga uwak naman, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa at agara na umuusok at namatay. Pumihit ng lipad ang ibang mga nakaligtas na mga uwak. Bumaba ang mga ito sa lupa at nagpalit ng anyo sa pagiging mga aswang. Ang ibang mga abwak naman, lumabas na din ang mga ito sa ilalim ng lupa at sabay-sabay ang lahat na muling papasugod sa kanila. Pati ang mga abwak na nakatira sa paanan ng talampas. Paakyat na din ang mga ito sa itaas ng talampas para aatake na din sa kanila. Muling naglalakad ang dalawang matanda, sina Tatay Dadoy at Lolo Tikoy, at walang pakialam ang mga ito sa mga papasugod na mga abwak. Pati itong si Burok, nakasunod ito sa dalawang albularyo. Nang makalapit na ang ilan sa mga abwak, walang inaksayang oras ang mga ito. Umataki agad ang mga ito kina Tatay Dadoy at Lolo Tikoy. Biglang namimilipit agad ang apat sa mga abwak nang ihampas ni Tatay Dadoy ang hawak na tungkod. Tinamaan ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi na nila namalayan at nakita ang ginawang pag-atake ni Tatay Dadoy. Dahil sa sobrang bilis nito, bumagsak pa ang ilan sa mga papasugod na mga aswang. Hindi din nila kayang sundan ng kanilang mga mata ang ginawang pag-atake ni Lolo Tikoy sa mga ito dahil sa sobrang bilis. Kaya biglang nagtago sa lupa ang karamihan sa mga abwak at umaaligid sa kanila. Biglang umigpaw itong si Tatay Dadoy at kumuha ito ng pwersa sa itaas. Pagkatapos, hinampas nito ng napakalakas ang lupa kung saan nagtatago ang mga abwak, sabay ng mga pagsambit ng mga banyagang salita. Biglang nangingisay ang mga ito at nagsilabasan sa lupa. Ang iba naman, hinugot ang mga ito ni Burok at pinagkakalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Kukubawan, kakagatin ang liig at batok. May tatlo pa na naabot itong si Lolo Tikoy. Walang tigil na pinaghampas ang mga ito doon sa ilalim ng punong kahoy. Tinigilan na lamang ito ng matanda nang makitang hindi na gumagalaw ang mga aswang.